Hello, kamusta kayong lahat? Ang video ito tungkol sa apat na uri na pag-ibig. Sabi ni Holy Spirit, i-share ko itong mensahe para malaman lahat ng mga Pilipino ang mensahe ni Holy Spirit at gawin ang kalooban ng Diyos. So ito pong mensahe. First, una, mahalin si Ama Diyos higit sa lahat ng bagay. Second, mahalin ang lahat ng ginawa ni Ama Diyos. Halimbawa, mga hayop, halaman, araw, hangin, etc. Tatlo, mahalin ang sarili at lahat ng tao. At apat, mahalin ang kaaway. Paano? Sa halip ng maghanap ng paghihingante at may galit sa puso sa kaaway natin, dapat respektuhin natin siya. Parang ito ay isang laro, maaring usigin tayo ng ating kaaway dahil ginagamit siya ng demonyo para magkasala tayo at hindi sumunod sa utos ni Jesus Christ. Ang ating misyon ay upang ibahagi ang pag-ibig at katahimikan ni Jesus Christ sa lahat ng tao. Ang kaaway ay mananalo lamang kapag ang mga anak ni Ama Diyos ay gumanti sa kaaway o piliin na huwag patawarin sa lahat ng nagawang masama sa atin. Tayo mga anak ni Ama Diyos ay mananalo kapag tayo ay nagpatawad sa ating kaaway, mahalin sila at respetuhin ang paniniwala nila. Huwag magtalo at maghusga sa kanila. Sa kabuuan, kung tayo ay maghihiganti o magalit sa kaaway natin, nawala na ang laro ng buhay. Pinapakita na hindi natin mahal si Ama Diyos dahil si Ama Diyos ay mahal niya ang lahat ng tao maski iyong galit sa kanya. Paano natin alam na mahal ni Ama Diyos ang lahat ng tao, maski iyong mga galit sa Kanya? Ang makasalanang tao ay buhay pa din. Si Ama Diyos ay pinapakita sa mga makasalanang tao na may pag-asa pa siya kumanda ang buhay at magsisi sa kasalanan. Kapag minahal natin ang lahat ng ginawa ni Ama Diyos dito sa mundo, parati tayo makakaroon ng pagmamahal at katahimikan ni Jesus Christ sa puso natin. Mahalin ang kaaway means irespekto natin sila. Mahalin ang lahat ng tao gaya sa sarili, hindi higit sa pagmamahal kay Ama Diyos. Ang tatlong klase ng pagmamahal, tatlong antas ng pagmamahal. So, yun po ang mensahe ni Holy Spirit para sa atin. Ito ang end ng message ni Holy Spirit. May Father God, Holy Spirit, at Lord Jesus Christ bigyan ka ng love, peace, wisdom, at understanding ni Jesus Christ sa puso mo at sa isip mo. Sa ngalan ni Jesus Christ, Amen.